Ito na mga kahabi, second night ng momol ng ating mga Chaco Goldeni. Yo, kumusta mga kahabi? Welcome back to my channel. Mga boss, mga best, anong balita dyan? Konting tulog na lang, Pasko na, ilang tulog na lang. Alright. So, first of all, gustong-gusto ko po namang magpasalamat sa ating mga subscribers and viewers. So, maraming-maraming salamat po sa suporta. Sana panoorin nyo pa yung lahat ng mga susunod na mga videos ko. Alright? So, hit that subscribe button and click that notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na video. Pero ngayong gabi, alright, meron tayong scandal. Hindi naman talaga scandal. So, ganito yun. A friend in Facebook, Mr. Joseph Cayapos, alright, from Davao del Sur, in-approach niya ako at nangihingi siya ng advice on how to mate his Chaco Goldeni. Alright? So, ganun ang nangyari. Nag-ask siya ng mga questions hanggang sa umabot kami sa time na tinutulungan ko siya na magpa-mate sa kanyang Chaco Goldeni. So, meron siyang matured male and matured female na pair. So, ito po ang nangyari nung gabing yun. Mga kahabi, una sa lahat, pasalamatan natin si Joseph Cayapos sa pagbibigay niya ng pahintulot para i-feature natin itong kanyang video ng Gramastola Pulchropis Mating. At siya po ay taga Davao del Sur, kaya yung mga kababayan natin dyan sa Davao del Sur, ingat-ingat po sa lindol at stay safe. And mga kahabi, you can also follow me on my Facebook page, tsconvince, Instagram ko, tease.con.vince, and to my Twitter account, tsconvince1. Yon, maraming salamat sa pag-follow, guys. So, back to the ball game. Eto na nga, yan. Umpisa natin ang video ng maayos. So, guys, kung makikita nyo yung male, nakataas yung kanyang front legs at hawak-hawak niya ang fangs ng female. Gamit-gamit ang kanyang tibial hook. So, ang mga males ay merong, naturally meron silang tibial hook na nandun sa front legs nila. Yun ang ginagamit nila para hindi sila makagat nung female. So, yan yung ipangkakalso nila dun. Now, habang nakataas ang fangs ng babae, open ngayon ang kanyang vulva sa kanyang abdomen. Ang gagawin ng male ngayon is i-insert niya ang kanyang sperm using his pedipalps. So dito sa angulong to, mga kahabi, medyo hindi siya ganun kalinaw. So hindi ko alam kung naipapasok ng male yung kanyang sperms dun sa vulva ng female natin. Pero para sa akin, ha, 50-50 to eh. Hindi ako ganun ka-sure dito. Well, matured na yung ating male ayon kay Mr. Joseph Cayapos. Nakita niya ito last month na naggawa ng sperm web. And after gumawa ng sperm web, usually hindi na talaga kakain ang mga males, mga matured males. Hindi na yan sila kakain, mag-aantay na lang yan sila ng female na pwede nilang makamate. So, ayon sa pahayag ni Joseph, after nun, hindi na kumain ng male, hindi na uminom. Tapos, the last week, nakita niya itong nagda-drums. So, ang isang pagda-drums ay isang sign na readiness or may nasisent, may naaamoy ang ating male na female sa paligid. So, yun ang dahilan kung bakit nagda-drums ang male. So, kung magre-respond ang female at magda-drums din siya, ibig sabihin nun, pareha silang interesado. Paano sila mag-drums? Gagamitin nila yung kanilang pedipalps at minsan ginagamit din nila ang front legs, ang dalawang front legs, at tatambulin nila ang sahig para gumawa ng vibration. Yun ang tinatawag natin sa husbandry na pagda-drums. Isang parang ligawan. So, para siyang ligawan ng mga tarantula. Alright, so, guys, at sa angulo na ito, natakpan na naman yung pedipalps ng male natin. So, hindi ko talaga masigurado kung
pumapasok ba or naipapasok nyo ba ng maayos sa vulva. So, ayan na nga. Medyo bumibitaw na dito sa part na to. Okay, yan. Yan na. Tamang-tama ang rescue ni Sir Joseph. Hiniwalay na niya muna. Baka makain pa ng female yung ating manliligaw. Yan. Tama yan. Paghiwalayin muna. At lagyan muna ng barricade. Yan, ganyan. Alright. So mga kahabi, ang nangyari nung gabing yon ay hindi namin sure kung successful. So nag-advise ako sa kanya na ulitin namin the next night. Actually, yung activity ay nangyayari sa madaling araw kasi ang mga tarantulas ay sadyang nocturnal or mas active sila sa gabi. So inulit namin ang mating nila the next day at ito po ang nangyari. Ito na mga kahabi, second night ng momol ng ating mga Chaco Goldeni. So dito sa part na to, nagtatry yung male na ligawan yung female. So dito sa part na to, yan, makikita nyo nagda-drum siya. Ganyan ang pagda-drums ng isang tarantula para magbigay siya ng sign na gusto niyang makipag-mate. So dahil na-sense to ng female, dahan-dahan nag-approach. At yung pagtaas ng pedipalps ng female is readiness din. So ayan na nga, yon. Nagsalpukan na ulit sila. So dito sa anggulong to, okay na okay to guys. Kasi kita mo naman, hawak ng male ang fangs ng female gamit ang kanyang pedipalps. At dito sa anggulong to, kitang-kita mo na pinapasok ng male ang kanyang mga sperm sa vulva ng babae. So okay na okay to guys. Success na success tong breeding natin at hopefully makabuo talaga sila. At ayun na nga mga kahabi, kitang-kita nyo naman sa video, mukhang successful ang pag-insert ng male Gramostola pulchropis o ng male Chaco Goldeni dun sa female. Kitang-kita nyo naman yung action ng kanyang mga pulps. Kita nyo yan, di ba? So, yan, aabangan natin. Kailangan akong i-update ni Mr. Joseph Kayapos sa kanyang mating para makita natin kung naging successful ba ang ginawa nating pagpapamate. Alright? So bago matapos tong video na to, gusto ko muna kayong i-update tungkol kay Sina, ang ating Agent Nicolata. So eto na siya ngayon guys. Mga kahabi, eto po si Sina. 1 week after natin siyang pakainin ng butike. Alright, kung maaalala nyo, pinakain natin siya ng butike at ito yung bolus, guys. Ayan yung bolus. Tatanggalin natin to kasi nagkaka-molds na siya. Ayan, guys. Mga kahabi, yan po ang nangyari sa butike na pinakain natin. RIP. Ngayon, mga kahabi, kung titignan nyo, si Sina, ang ating Agent Nicolata, ay nangingitim na po yung abdomen niya. Alright? Yan po ay sign, mga kahabi, sign yan na mag-molt na siya. So, anytime this week or next week siguro, mag-molt siya. Alright, itong video na to ay sinuot ko 1 week after kong pakainin si Sina nung butike. At ayan na nga siya guys. Tahimik lang siya. At mukhang nasa pre-molt stage na. So hindi na muna siya natin gagalawin. Alright. Okay naman yung water dish niya. Meron pang laman. Alright mga kahabi, balikan natin siya sa mga susunod na weeks. At ayun na nga mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. At dito na nagtatapos ang ating munting vlog for this episode. At maraming salamat sa mga viewers, subscribers ko ulit. Walang sawang suporta. Maraming salamat. At maligayang Pasko at bagong taon. Happy holidays to all.
Naway maging safe kayo, maging masaya kayo, at mag-enjoy kayo ngayong holiday. At see you again sa next vlog ko. Maraming salamat and God bless.